Maria. Baxter! Mag-ibigay lang sa akin. Kinuha ko na lang ito para sumayaw para sa atin. Siyempre, ito ay isang bachelor party. Hindi sa amin yun. Kaya sige naman sa'yo tayo. Sumayaw na natin ang party na ito. Tuy, duman orang berpraktis kini sebab mana isda duman berpraktisanmu. Di sekompar, di pusat. Compressor, no? Yung condensing. Ito yung umiinit na area, no? Dito naman yung malamig. Then yung ating panmotor, inabas natin. Ito yung ating panmotor ng... Asan yung mga blower nito? Asan yung blower nito? Then yung controller niya, hindi natin tinanggal yung controller, no? Ipa-plastic lang natin para hindi siya mabasa. Okay? Para hindi mabasa, ipa-plastic natin siya. Ipilang natin kasi pagka-ayos real siya, bali baka mabasa yung controller, no? Then, meron tayo dito yung ano, chemical solution, no? Yung lye. Kapag masyado nang marmi yung ano, ipapurito sa condensing niya, kailangan natin isprihan ng chemical, no? Para yung nasa gitnang dumi niya, paangat, matanggal, no? Kaya, apply natin ang ano ng line. Chemical solution niya. Bago natin na spray ng tubig, no? Makikita niyo, pag i-spray niya, puputi yan, saka bubula niya. Ibig sabihin, pag bumula, lalabas din yung dumi dyan sa gitna ng papurito. Then ito yung isang ano natin, yung isang aircon natin, no? Great! Dito tingnan mo, ito balikin na yung evaporator niya. Yung nagiging boost kapag sobrang dumi na ng evaporator, umihina yung hangin, hindi nagkakaroon ng ice build up, nag-i-yellow siya. At kung mapapansin yung sobrang dumi na, no? May bulalo na sa loob, no? Hindi na lumalabas yung tubig sa drain line, barado na. Kaya kailangan natin linisin, no? Okay? Ito yung filter niya, no? Hindi ito yung pinaka-cover niya. Front, no? Cover.
Guys, mapapansin niyo, bumubula siya na. Ibig sabihin, pag bumula yan ng ganyan, madumi yung ating paborito. Puputi yan. Pero yung pag-a-apply niyan, hindi ganong matapang. Kasi kung sobrang tapang yan, at hindi mo mababalawan ng maayos, sisirain niya yung pins, no? Maaagnas. Ibig sabihin, pag nasira yung pins na at inaalagaan, wala rin nangyayari, mas magkakaproblema. Kaya hindi rin advisable na laging naglalagay ng lye solution, no? Kasi madudurog yung pins niya. Gracias.
flexion dryer, no? Kasi minsan, sa pag-ibigit, hindi lang yung tira-tira, no? Kasi nangyayari, mayroon yung mga tao na alam nila, magdali lang, no? Kumbaga, walang lagi sa pag-ibigit, tira-tira. Bago nila linis, hindi finish na rin bawa yung telepon. Nangyari, kung linis nila, kung pala may problema, ito ang linis nangyari, napagkitakan sila, no? Bali, bago nila linisin, tingin mo muna dun sa harapan ng may-ari ng unit, kung gumagana o hindi. Then, kailangan mag-ibayin at sa'yo, no? Kasi gumagana ng kinuha niya, pagkatapos na mag-linis, saka hindi na gumagana, no? Magagana sa inyo na rin. Condensing niya. Axial bleed kung tawagin to. No? Pabuga to, pabuga. Palabas. Para minabas na yung init ng condensing. Ito naman, pahigo. Papasok dito, then bubuga dito. Papangga muna yung hangin dito sa paborito, sa may filter, paborito, then lalabas na dito. Yun ang ano ng lugar na to. At buk, no? Yan, dilinisin pa kasi marumi. Uy. Thank you.
Okay guys, ano, bali tapos na tayong maglinis dito, ano? Itong window type. Ayun ang problema ng window type nito. Bago natin nilinis, kumakalampag yung compressor, no? Hard to start. Bali gumagana yung pan motor, pero yung compressor hindi maka-start, no? Ngayon kita try natin isaksak, no? Yung ano, yung unit na natin. On. Okay. Yun guys, no, kung nakita nyo, narinig yung tunog. Bali, umaandar yung blower. Umaandar yung blower, kumalampag yung compressor, hindi siya makapag-start, no. Yun, bali, blower lang yan. Pero yung compressor hindi gumagana, hindi naka-start yung compressor. Yung sabihin, yung problema nito, hard to start, no. Ngayon, papatayin muna natin. Papatayin muna natin yan. Titingnan natin yung kapasitor na titestingin natin. Bali, hard to start yung ating compressor. Titestingin natin yung kapasitor mamaya. Ngayon, itong unit natin, ito yung controller na niya. Bali, analog kasi siya, analog yung controller niya. Meron siyang timer, din meron siyang thermostat. Ito yung thermostat control niya, no? Ito naman yung timer niya. Ito, nakikita niyo sa loob. Ito yung timer, ito yung thermostat, yung manual, no? Na thermostat. Then, ito yung wire ng ano, wire ng ating panmotor, no? Kung makikita nyo, 5 leads out yan, no? 5 leads out. May blue, may orange, black, yellow, and red, no? Pero kung mapapansin nyo sa harapan, ang speed nito, 2 speed lang. Mostly pag 5 leads out, 3 speed, no? Pero ito, 2 speed. Ito, nakalagay, oh. High and low. Yan. Ngayon, kung ititrace natin yung wire niya, no? Ititrace natin. Okay? Yung orange na niya, papunta sa common. Ito yung common niya. Itong orange, common, ng panmotor. Yung dilaw, yan yung kanyang auxiliary, no? Auxiliary. Okay? Then, yung kulay red, saka kulay black, yung speed, no? Speed. Okay? Yung black niya, yun yung low. Yung red, yung high. Yung blue niya, dapat medium yan, no? Kaya lang hindi na nakakonekta, wala na. 2 speed lang siya. Pero pwede siya maging 3 speed, no? Hindi lang nakakapit. Then, kung makikita nyo yung kapasitor natin, no? Yung red, yung sa compressor, ito yung starting. Then, yung black naman niya, yun ang common. Common ng compressor, no? And then, yung blue nito, yun yung running. Okay? Yan yung running, okay? Then, may white dito. Ito yung common na papunta dun sa line ng ating power supply. At yung isang linya nito, pumunta sa thermostat at yung pumunta na yan dyan sa compressor, no? Kung makikita nyo sa ano niya, so may terminal, may nakasulat naman sa takip, no? SCR. Ibig sabihin yan, starting, common, and running. Yun. Tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, yung kulay ng wire na compressor, blue, black, and red. Okay? Meron tayong common, starting, saka yung running. Okay? Ngayon, ito yung sensor ng thermostat, no? Ang trabaho ng sensor na ito, ito yung nagsisense ng inside room temperature. Once na ma-reach na yung set point na halimbawa 18, pagkakatok yung ating compressor, dahil na-sense na ng ating sensor na malamig na yung kwarto, no? Magpapahinga yung compressor, tsaka sa anda kapag ang temperature niya ay above dun sa set point, no? Then, titestingin natin yung ating kapasitor. Kasi gumagana yung ano, no, gumagana yung motor, pero yung compressor hard to start, maingay, dapat hindi ganun. Kung makikita nyo sa kapasitor niya, may nakasulat na C.
see for common herms, no, for starting ng compressor and pan para sa auxiliary ng pan motor, okay? At yung value niya ay 15 microfarad yung para sa compressor, 2 microfarad yung para dun sa pan motor. Meron tayong gagamitin na tester, no, digital tester. Nakasit yan sa parad, no? Okay. Pag nag-testing kayo ng capacitor, short nyo muna, no? Kasi kapag yung capacitor hindi na-discharge, may bultahe yan. Yung spark yan. Kailangan na pagdikitin nyo, no, terminal. Common to herms, common to pan. Then, titestingin natin yung isang tester, no? Sa common, ilalagay natin sa pan. Okay? Ang reading niya ay 1.3. Halina ba dyan? 1.3 microfarad. Ilipat natin sa common to herms, sa compressor, no? 12.18, no? 17. Kaya hindi siya makarestart ng compressor, mababa. Kasi yung ating capacitor, 15 microfarad. Yung actual na nababasa natin, 12.17 lang, no? Medyo nahihirapan na yung ating capacitor na i-start ng compressor. Ngayon, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng ano, ng isang capacitor na 3 microfarad, no? So, dito, no? Aalisin natin itong capacitor na original, no? Tatanggalin natin, papalitan natin ito. Ang problema naman ng capacitor na to, ang pan nito hindi gumagana, pero yung compressor gumagana, no? Nakalagay dito ay 2 plus 15, ibig sabihin 2 microfarad yung pan motor, 15 microfarad yung sa compressor. Parehas lang din, no? Parehas. Ang pagkakaiba, ito sira yung sa compressor, ito buo yung sa compressor, pero sira naman yung sa pan motor niya. Kaya maglalagay tayo ng isang capacitor para sa pan, no? Okay? Tingnan natin muna yung ano, yung capacitor. Ito yung common niya, kung makikita niyo, no, common to pan. Yon. Ang reading niya, ano na, hindi naman reading kasi dapat 2 micro ano lang yan, pero nanofarad. Hindi na accurate yung reading niya, no? Common to herms. Yan, ilan? 15. Tama pa yung reading niya, 15.22 microfarad. Okay? At yung capacitor naman na to, i-readingin natin. ...2.97 microfarad. Yan yung lalagyan natin sa panmotor, no? Itestingin natin ngayon. Okay? Pag kayo nagtanggal ng wire, kung hindi nyo kabisado yung wire, tandaan nyo, markingan nyo, picturean nyo, o kaya isulat nyo, maglagay kayo ng tagging. Kasi pag nagkamali kayo nito, magkakaproblema kayo, no? Kapagbalik nyo, nagkabaliktad, nag-short, imbis na makagawa kayo, makakasira kayo. Kaya kailangan may tagging kung hindi nyo kabisado. Okay? Ngayon, nandito yung common. Ito yung terms. Yung pula, ilalagay natin dito para sa starting ng compressor. At yung white and black, ilalagay natin sa common. Ito yung common terminal ng capacitor. Ngayon, anong kulang natin? Ito. Ito, ilalagay natin sa isang terminal.
yung video, ano, ipitan natin. Okay. Lagay natin to. Ito yung is, ano, auxiliary, no, ng panmotor, auxiliary. Dapat nagsusulo lang yan sa kapasitor. Walang kasama yan. Ito yung common. Okay, ngayon anong kulang natin? Magja-jumper tayo ng isang wire, no? Papunta rito sa common ng panmotor, papunta sa common ng kapasitor. Yun ang kukuhanin natin. Okay guys, no? Ito yung jumper, no? Dahil sa nagpalit tayo ng kapasitor, nagdagdag tayo ng isang kapasitor sa panmotor, at ito yung sa compressor. Bali sa kayo kasi, sarado pa yung tindahan, no? Hindi pa tayo makabili. Ito lang, ito yung gagawin natin. Kung mayroon sana bukas sa tindahan ngayon, eh, papalitan natin ang buo. Kaya lang, wala. Ito yung solusyon natin, no? Yung isa, dun sa common ng kapasitor, lagay natin. At yung isa naman, dun sa common ng papunta sa pan. Yan. Okay. Nagdagdag lang tayo ng isang wire, isang kapasitor para sa pan. Ngayon, titestingin natin ngayon yan. Kung gagana. Okay. Okay. Taksak. Yun guys, kung nakita nyo naman, under agad yung compressor, no? Kanina, medyo talagang nahihirapan. Kung laging ganun yung takbo ng compressor, masusumbasira yung compressor, no? So, ba-under na yung panmotor. Okay, natin yung brake, under. At the same time, ma-under na rin yung ating compressor. Tingnan natin yung kanyang magtirahe. Nyo, lumalamig na yung tubo nito, no? Lumalamig na. Lumalamig na. Okay, ito yung ating manifold gauge, no? Ano ba yung gamit ng manifold gauge na to? Ito yung ginagamit para makuhanan ng tamang refrigerant charge ng isang air conditioning. Ginagamit siya kapag nag-linip testing. And then, ginagamit din siya kapag nagbabakyom ng pag-function of the system. Ngayon, tingnan natin kung ito yung kanyang service valve, no? Nalagay natin yung gauge. Okay. Yan. Medyo mataas yung temperature niya, yung pressure niya, kasi open. Open, walang cover. Kaya medyo mataas, no? Ang karga niya. Okay. Okay, no? Bali, okay na siya. Umanandar na. Ipipix na natin, no? I-fix na natin yung controller, lalagyan na natin para maibigyan natin sa pag-ari. Okay? Okay. Okay, tapos tawag nito. Pag-iyak na yung gata. Thank you.
Ako, asal talo, ginawa ko ng pressure mo kasi.